yan, mga beshies. Osmo action kami lang nga. Nakabubble wrap siya. Muna kasi nag-aalangan akong bumili ng refurbish. Pero yung mga nakita ko naman sa review is okay naman. Okay naman daw yung refurbish unit. And tinanong ko rin naman siya sa Shopee, ano po ba yung kaibahan ng refurbish unit dun sa regular na tinitinda. Ayan. So, as you can see, sealed naman siya. Ayan. Oops. Sealed ang ating refurbished unit Osmo action camera. And then, dito ko sa kanilang box nakalagay, no video, no refund, no replacement. Kaya, nung nireceive ko siya kay Kuya Rider, binuksan ko na siya para at least makita nila kung ang laman nga niya ay Osmo action camera or yung mga nababalitaan natin na reviews na ang laman ay mga stone or bato. Okay, so buksan na natin ang ating DJI Osmo action camera. Ayan, so open na natin siya. So kita mo naman mga beshies, sobrang sealed na sealed siya. Parang brand new, masasabi natin brand new talaga itong nabili nating Osmo action camera. No, refurbish nga na siya. Mas mura yung mga refurbish item dun sa Lazada or Shopee. So, na-curious ako, ano ba yung refurbish? Kaya, nag-search naman ako sa internet, yung mga reviews, okay naman yung mga nabili nilang refurbish. Kaya, tinday ko na rin. So, ito yung first time na action camera na nabili ko. And, refurbish pa. So, na-curious ako doon. Kaya, tingnan natin siya. So, I hope okay naman siya. Ayan. So far, wala namang gasgas. And after nung plastic, naalis natin yung plastic, meron pa siyang another seal. Ito. Makikita nyo ito. Parang good as new talaga itong unit na to. Ayan. Open lang natin. So, let's see what's inside. Wow! Ayan. So, ayun yung ating action camera. As you can see, sealed naman siya and meron pa siyang sticker. Ayan. Sticker pa yung kanyang mga lens. And, mukhang wala namang gasgas. Kaya lang parang maalikabok siya. Bakit kaya? Nasa loob siya ng case pero maalikabok. Ayan. And then, meron siya isang separate box for the accessories, I think. Ayan. Meron siyang manual na ayaw lumabas. Ayan. So, meron siyang siguro ito yung kailangan kasi siya i-register online. So, meron ditong QR code. And, syempre, meron siyang manual. Mayan na natin ito basahin. Meron siyang cute, ang liit case. So, ito yung kanyang battery case. At nasa loob din yung kanyang battery. Ayan. Liit ang battery niya. And yung case ng battery, meron siyang lalagyan ng SD card. Ayan. Okay. Next is yung meron siyang round mount. Yung pag nagmamotor ka, ayan. Pwede mo siyang i-mount sa yung helmet. And meron siyang double adhesive tape sticker na 3M. Ayan. And, meron din siyang another plastic para sa ito yung kanyang locking screw pag imamount mo siya. And, meron siyang cable. Cable C-type. Meron pa siyang another one. Lastly, another mount. Ito yung curb mount. Ayan. As you can see, meron din siyang sticker na 3M. Ayan. Ayan. So, wala naman siyang gasgas. Ayan. So, ayan ang laman ng ating DJI Osmo action camera. So, try natin i-open ito. Ano ba ito buksan? I think dito. Merong arrow. Ayan. Okay. And then, paano siya alisin? Ayun, ganoon lang pala. Okay. Ayan.
Maayos naman yung kanyang case. Parang wala naman siyang, wala akong nakikitang gasgas or whatsoever. Okay. Ayan, alisan natin yung case. So far, wala naman siyang gasgas. Ayan. On a closer look. Ayan. So, try natin ilagay yung battery. Yung mga napapanood kong reviews, ang issue doon is hindi charge yung kanyang battery. Kaya, tingnan natin kung ma-open natin to. So, try natin. Tingnan kung may charge itong battery. Pero yung mga narinig na kita kong mga reviews, walang battery. Yun yung issue niya. Hindi pa charge itong kanilang, itong battery ng Osmo Cam. So, kailangan daw, make sure the orange part of the lock is not showing. So, hindi pa to nakalock. Ayaw. Yun. So, kailangan mo siyang diin ang maigi. Kailangan hindi nag-show yung orange dito. At saka dito. Ayan. Doon mo malalaman na nakalock na siya. And then, try natin buksan. May battery ba siya o wala? Ito yung power button niya. Ayun nga, mukhang hindi nga siya charge. So, kailangan muna natin siyang charge. Charge muna natin siya siguro mga 15 to 30 minutes and balikan natin siya. Para ma-open mo siya, kailangan mo siyang slide. Ayan, and then open. Dito yung SD and USB charging cable niya. Ayan. Okay, charge muna natin siya ng mga 15 to 30 minutes. Sa katanghaliang tapat. Testing our Osmo using 4K at 13 fps. Testing mic of Osmo. Yan, regular lang tayo. Rock steady off. Rock steady off. Testing our Osmo. Try natin i-double tap para mag switch ng screen. Ang ayaw niya while for shooting or video recording, ayaw niya mag-switch screen. Steady on tayo guys. So, sample natin yung rock steady on. So, honey, wala pa ako selfie stick. Try naman natin yung guys yung rock steady off. Rock steady off tayo. Wala pa rin natin selfie stick kaya kaya ko lang yun. Okay, yung sando pa. Relax, steady off. Hirap mag-jogging. Ay, nakapis mo. Try naman natin yung guys yung relax, steady off. Relax, steady off tayo. Wala pa rin natin. So, kaya ko lang yun. Okay, yung sando pa. Relax, steady off. Hirap mag-jogging. Ay, nakapis mo. Ang hangin. Wala pa akong selfie stick.
Rock steady off. Mayroon mag-jogging guys ng naka. Ay, sas, hindi ko alam kung naririnig niya ako. Medyo matakas ang hangin niya. Hira. Pero pag-jogging na naka-face niya. Rock steady off. Wala pa. Ayun, ang rock steady off. So yun guys, try natin yung rock steady off tsaka rock steady off sa pag-jog. So kayo na ang humasiga kung okay ba ito. Refurbish as mo. Bye guys, thanks for watching.